Mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back na naman po sa atin panibagong video. So for today's video po mga kapatid is another reaction video na naman po tayo mula po ulit kay Sa Iyong Araw. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Sa Iyong Araw, mag-subscribe na po kayo sa kanyang YouTube channel. At kung gusto niya naman po ng mga ganitong video na kung saan meron po nagre-reaction video, mag-subscribe na rin po kayo sa aking munting channel. So gayon din po mga kapatid, kung hindi pa po kayo naka-follow sa aking Facebook page, paki-follow nyo na rin po ako para po mas masaya. So ang title po ng ating i-reaction video ay Bangungot ng China na hayag sa buong mundo ang matagal ng pagkukungwari. So ano pang hinihintay natin mga kapatid? Dahil wala naman tayong hinihintay na, simulan na natin to. Let's go! Play na natin yan. Mga Kawikaan 11 verse 28. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. People's Republic of China ang isa sa mga pinakakinatakutan na superpower sa panahon natin ngayon. Yes, superpower talaga ang China dahil napakalakas niyan. Kapansin-pansin kasi na inahanda na nito ang malalakas nitong mga armas, ang milyon-milyong mga hukbo na nagbibigay hudyat sa posibleng pagsisiklab ng World War 3. Ang super... So tayong mga tao bilang isang Kristiyano sa Pilipinas, lagi po tayong mag-pray na magkaroon po lagi ng peace sa bawat mga bansa. Dahil nakakatakot po yan kapag nagkaroon po ng World War 3. Yan po yung pinaka-nakakatakot na mangyayari sa ating pong mundo, no? Kasi buong mundo yan eh. Kaya lagi po tayong mag-pray na magkaroon ng peace ang bawat bansa. So play natin ulit. Power kasi na People's Republic of China ay tila baga hindi matitinag. Dahil kapansin-pansin ang pag-angat ng ekonomiya nito na balibalita rin sa mga major news outlet. Ngunit isang pahayag mga kaibigan ang itinatago ng China sa mata ng iba't ibang bansa. So yung info ni Sa Iyong Araw dito ay galing sa isang sikat na vlogger sa China ata. Na nakatira ngayon sa China. China nga. At nakita niya na may cancer ang China. Cancer? Na unti-unti nitong pinapatay ang napakalakas na superpower ng China. So hindi literal na sakit sa tao ah. Parang economy, no? Parang unti-unti bumabagsak yung economy ng China ng hindi natin nalalaman. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. So disclaimer lang po tayo ito ay isang reaction video lang po. At kung ano man po yung sinasabi ni Sa Iyong Araw, hindi ko po yan pinasisinungalingan at hindi ko rin po pinatotohanan. Sapagkat ito ay reaction video lamang mga kapatid, no? Peace-peace po tayo dito ha, wala po tayong away-away. Kahit ano po yung ating mga paniniwala, naway meron tayong pagkakaisa sa mga ganitong usapin. So play natin ulit. China's nightmare is coming. Ito pa ang balita ng China Observer, isang news flagging network ng People's Republic of China. Dahil pabagsak na ang ekonomiya ng China. At hindi lamang yan, pabagsak na rin ang birth rate ng China. At habang nagko-collapse ang ekonomiya nila, ay nagko-collapse din ang populasyon ng People's Republic of China. Ating mapapansin na ang foreign capital ay nag-a-accelerate sa kanyang pag-withdrawal ng napakalaking mga numero ng small hanggang sa medium-sized enterprises ng People's Republic of China. Napakarami ang mga negosyong nag-close ngayon sa China. At hindi lamang yan, ang mga bangko ay halos pa-collapse na rin dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansang China. Ang unemployment rate ng young people ay napakataas at nagbubble na rin ang real estate na kung saan anytime ay babagsak na rin ang industry ng real estate sa China. At ang finances ng local government ay nasa brink ng pagko-collapse. Ang mga serye ng mga problemang ito ay tumama sa People's Republic of China na tila baga pinaparusahan sila ng langit dahil suktulan na
ang kanilang pagkakasala. So, yung mga content ni sa iyong araw, eh, about po lagi ito sa Biblia, no? Kanya po itong ginagawa ng video at inuugnay niya po sa Bible, no? Ganun po yung ginagawang content ni sa iyong araw. Kapansin-pansin kasi na hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Diyos. Mm-hmm. At dahil sa sarili... Against, iba po ang paniniwala ng mga China, no? Meron po silang ibang belief sa kanilang mga sa kanilang bansa. Tayo po ay may ganoon din naman paniniwala dati. Kaso nga lang eh nasakop po tayo ng Christian, no? Kaya po tayo nagkaroon ng paniniwalang Kristiyano. At yun na po yung ating dapat paniwalaan ngayon sapagkat tayo po ay nasa Christian na paniniwala, no? So ang base po ng paniniwala natin ay nakaka-base po sa Biblia at hindi po sa kung ano-anong paniniwala. So play natin ulit. Kasakiman lang nila. Ang kailang pinapairal ay nagbibigay ito ng matinding sakit sa ekonomiya at gobyerno ng bansang China. Na ang higit na naapektuhan ay walang iba kundi ang mga inosente mga Chinese na akala nila ay malakas ang kanilang bansa kundi ito pala ay isang hoax lamang. Kapansin-pansin kasi... Para sa akin, mga kapatid, no, walang bansang malakas sa Diyos, no? Kapag Diyos ang kumilos, kahit anong lakas ng bansa mo, kapag Diyos na ang kumilos niyan at gusto ng Diyos na wasakin yung bansa mo, eh wala kang magagawa. Kasi Diyos yun eh. Tayo tao lang, no? Kaya kahit anong lakas ng bansa natin, eh walang mga... pupulbusin lang ng Diyos yan kapag ginusto ng Diyos. Ganun kalakas ang Diyos. Kaya nga eh tayong mga tao eh di, dapat tayo lumapit lagi sa Diyos, no? Dapat natin laging isuko sa kanya ang ating buhay at ang ating mga ginagawa at kung ano man ang mga goals natin sa buhay, no? Lagi natin isumit sa Panginoon dahil siya ang nakakaalam ng lahat. Tayo mga tao lang eh. Anytime pwede tayong bawian ng buhay. Kahit ano yung ginagawa natin kapag ginusto ng Diyos 'yun. Tapos tayo doon. Kaya lagi tayong sumurender sa Panginoon o magpasakop sa kanyang kalooban. Upang nang sa ganun eh mas maging pagpapala ang ating mga buhay. So play natin ulit. Sa balita rin mga kaibigan na napakaraming mga vlogger ang nagsasabi na mas lumalakas ang yuan kaysa sa dolyar. Ngunit aking itong ni-research ulit mga kaibigan at nakita ko na binabayaran pala ng gobyerno ng China ang mga vloggers para lang maipakita na malakas ang China at ang United States ay pahina na ng pahina. At ang problemang ito ay nagsimula noong nagkaroon ng mga series ng lockdowns ang China. Ito ay nangyari noong taong 2021 hanggang 2022. Grabe. Nagkaroon ng financial crash ang bansang China. Grabe. Na hindi nila ipinapaalam sa mga iba't ibang bansa. At makikita natin dito nagkaroon ng overall fiscal deficit. Ibig sabihin na sa brink ng pag-collapse ang ekonomiya ng China. Dahil bumagsak din ang kaperahan ng gobyerno ng China na ito sana ang tutustos sa healthcare, education, transportation at pagpapatayo ng mga importanteng facilities para sa mga mamayan ng China. At kung ating mapapansin, naghihirap na nga ang bansa ng China ay ang leader pa na si President Xi Jinping ay nilalaan pa nito ang kaperahan ng China hindi para sa mga mamayan kundi para sa digmaan. Dahil ipinapakita ni Xi Jinping na malakas ang kanyang sandata kung sakali mang magkaroon ng World War 3. Ngunit hindi niya iniisip ang kapakanan ng kanyang mga mamayan. Makikita natin noong 2019 ang overall fiscal deficit ay umabot na ng 5.53 trillion RMB at noong 2022 ito ay nag-surge ng hanggang 8.96 trillion RMB na may 3-year deficit increase na 62%. Ibig sabihin, hindi na naging mas mabuti ang ekonomiya ng bansang China. Ito rin ay report ng China Observer. At kung ating makikita mga kaibigan, napakarami na mga Chinese people ang nagpapahayag ng kanilang pagdismaya sa gobyerno ni President Xi Jinping. Ngunit wala naman silang magagawa dahil ang bansang China ay under sa gobyernong komunista na walang boses ang mga mamayan kung ano man ang kanilang inireklamo. Hindi katulad sa ating bansa
na kahit sino ay pwedeng mag-voice out ng kanilang mga problema at sila itutulungan ng gobyerno. Huli ka dyan. Ngunit ang China ay ibang iba, sapagkat kung ikaw ay mag-voice out ng iyong karapatan ay magiging peligro ang iyong buhay. At ganun din kung ating mapapansin ang one child policy ng People's Republic of China, na mas mataas na ang percentage ng mga nagre-retire kaysa sa mga naipapanganak. Ibig sabihin, wala na mga Chinese na susunod sa mga susunod na mga henerasyon dahil bumabagsak ang kanilang populasyon, at ito ay papunta sa kung ano ang nangyayari ngayon sa bansang Japan, ang unti-unting kamatayan ng kanilang populasyon. Tunay nga, mga kaibigan, na tayo ay nasa mga peligrong mga kapanahunan, sapagkat kapansin-pansin na wala nang tatayo na pinakamalakas na bansa sa ating mundo ngayon, kundi ang bansa at kingdom ng ating Panginoong Diyos. Daniel 2 verse 44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman. Ni masasakop ni naman, dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman, kahit hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Tunay nga, mga kaibigan, na ang mga kaharian sa ating mundo ay pabagsak ng pabagsak dahil parating na ang tunay na kaharian na mananatili magpakailanman, na hindi matuturog o mababagsak, kundi siya pa ang dudurog sa lahat ng mga bansa sa ating mundo. Ito ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, gusto mo ba na makabilang sa kaharian ito? Siyempre, lahat tayo gusto natin mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang kaso nga lang, depende yan sa ginagawa natin ngayon, sa kung paano tayo namumuhay. So maraming tao, kapag tinanong mo kung gusto ba nila mapunta sa langit, siyempre, ang isasagot ng lahat, oo. Ang problema lang kasi yung ginagawa natin o yung pamumuhay natin bilang isang tao. Kasi doon nakabase yan . Doon tayo i-judge ng Diyos sa ating ginagawa sa lupang ito, no? Sa mundong ibabaw, kung ano yung kahahantungan natin after ng kamatayan natin sa physical na katawan. Kasi meron pa tayong kaluluwa, no? Yun yung i-judge kung saan mapupunta yun. Sa langit ba o sa dagat-dagatan, apoy. So ang topic ng video na ito about sa pagmamataas pa rin, no? Pagmamayabang, no? So dapat lagi talaga tayo magpakababa. Kasi ang Panginoong Hesukristo, nung pumunta siya dito sa lupa, nagpakababa talaga siya, no? Kung nagbabasa tayo ng Biblia, yung mga paa ng mga apostol, no? Pinunasan niya yun, hinugasan niya. Ganun nagpakababa ang ating Panginoong Hesukristo. So tayo bilang mga tao or anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang kalooban, ganun din dapat tayo, no? Lagi tayong magpakababa sa ating kapwa. Para lahat, no? Kung lahat nagpapakababa, magkakaroon ng peace out sa buong mundo, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam nun na kahit saan ka pumunta, no? Parang welcome na welcome ka kasi lahat kayo nagkakaunawaan, no? Ganun yung gusto ng Panginoon na mangyari sa ating mga buhay bilang isang tao, no? So ito lang po ang ating reaction video sa araw na ito, no? Naway kahit papaano meron tayong napulot na aral sa reaction video na to, sa video ni sa iyong araw. So request lang po kayo, mga kapatid, kung ano pa yung gusto niyo i-reaction video natin, no? Kagaya ng mga iba-iba pong mga video dito sa dito sa YouTube, no? So after natin kayo sa iyong araw, gagawa rin tayo ng iba-ibang reaction video patungkol sa iba't-ibang kwento, no? Pwedeng mga horror, pwedeng mga nakakatawa, ganyan, no? Pero para sa akin kasi, ang pinakagusto kong topic yung mga ganito, no? Yung about kay Lord, no? So yun lang, mga kapatid. Marami pong salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa aking page. Naway mabless po tayo sa ating pong paglalakbay sa taong ito, no? God bless po at paalam.